You're gonna speak in Korean. Just a little bit, only for today. As you all know, I'm Ann Curtis, the host here in the Philippines, and it is an honor to be your MC for tonight. Aside from being, of course, an MC, I am one of your fans. Thank you so much. And I actually got to watch your latest drama, Encounter. Gosh. Yes. You look like just Jasuyeon. Every episode, it feels like you make all of us here very happy, like we're watching our own boyfriend on screen. But of course, this is the time for you, Park Bobom, to say hello to all of the Filipinos who have been waiting so long to see you. Okay, already. Just having a good day with you guys. All right. Next question. Three things on your bucket list you want to accomplish before you turn 40. First, yeah, get married. Have a baby, having baggage. I just want to study abroad. Study abroad. Last thing is acting. Acting in foreign films. Yeah. Well, that would be very exciting to see Park Bobom in a foreign film. 언제가 될지 모르겠지만 꼭 해외 작품을 참여해보고 싶네요. I don't know when it will be, but I really want to do a foreign film. We will see that it happens. Mom! Ang swerte ni Ann Curtis! Oh my! Kita ko! Ang lapit niya! Lapit niya! Go na! I was making the season screenings. Okay, season screenings, yeah. Okay. And oh my god, dinala dyan ang dobe ni Park Bog. Oh my god. Kung ako kay Ann, hindi niya iinumin yan, ipapa-frame ko yan. Oo. Oh, oh. That was interesting. Alam mo, diba? Nag-uusap sila. Nag-uusap sila. Going a program. Nandun ako. May private conversation siya with Ann. That scene was really hard to me. Yeah, so difficult. Because I'm no drinker and I don't like alcohol. So just encounter director. Let me. Yeah, Chinya. Mom, may paraffol. Mom, baka yung light stick ko hindi pwede. Patron 2, S4. Oh my God! Jeff ka ba? Oh, yes! Ang swerte ni Grandma. Makakalapit siya. Makakalapit si Lola. Lola! Do we have prepared?
kaya to. Hinang-hina na ako sa inggit. Mali mainggit pero hindi ko kaya. Yan ang sinasabi ko, hug again! Look at your scarf! Grabe, pinuntahan talaga siya dito. Swerte ko yung nanay yung Pilipina. Ay, nako, wala yung sinasabi ko. Please show us the last scene. My front hug pa. Ganda. Very, very lucky. I really envy you. Halata si Ann. Hihingi yan mamaya si Ann. Okay, balita ko. Uminom siya ng tubig. Ang swerte ng straw. Puri natin yung straw mamaya. Okay. Ayan, hi! Okay, nagulat ba kayo at nasa bahay na ako kanina? Nasa Mawa Arena lang ako. So guys, mga ano na ngayon, mga past 1 a.m. na. Medyo halos 2 hours din ang binyahin namin from Mawa Arena to QC. At sa 2 hours na yon ay pilit kong pinagaan ang mabigat kong kalooban dahil sa fan meeting park Bogum kanina, naloba tayo pero nakabawi at nakalapit sa kanya kasi dumaan siya dun sa kung saan kami. Pero ang nakakalungkot lang talaga, na-realize ko ang hirap talaga ipagsabay ng pagfa-fangirl at pagtatrabaho, kasi pumunta po talaga ako doon bilang isang fangirl. Pero nakapasok ako sa Park Bogum Fan Meet kasi kailangan ko magtrabaho. So pumunta po ako doon bilang host po ng Fanay Avenue. Mapapanood niyo po yan sa Asia Novella Channel ngayong July. Abangan niyo po yan. So nag-cover po kami kanina sa Park Bogum Good Day Asian Tour. So ayun nga, nung tapos na kumanta at sumayaw at magchikahan si Park Bogum, so may pangakong high touch. So alam niyo yon, mag-high five with Park Bogum. So syempre andun na ako. So akala ko talaga makaka-high touch ako sa kanya. Akala, ang daming umaasa sa akala. Umugot sa akala. Akala ko talaga, pero wala. Kinain ako ng pagiging professional. Bayad ako ng ABS-CBN para mag-host, kaya inuna ko yun kasi sa fangirling. Kasi habang nag-high touch lahat, nag-i-interview ako ng mga kapwa ko fanis sa labas ng Mawa Arena. At dahil doon, hindi man lang nasilaya ni Park Bogum ang ilong ko. Hindi man lang niya nalaman na nag-i-exist ako. Alam mo yung feeling na andun ka na, kapasok ka na, hindi pa sinagad yung pagiging swerte mo, hindi ka naka-high touch, hindi ka naka-high five kay Opa. Ganda na nun, no? Siya na sana ang pinakaunang Opa na makaka-high five ko. Alam nyo ba, grabe si Park Bogum. As in, akala namin fan meet. Pag fan meet kasi usually, chikahan, tapos kakanta ng konti. Pero kanina, grabe guys, nagchikahan sila, nag-question and answer, nagpa-games with the fan.
Tapos, kumanta siya at sumayaw at inikot ang buong MOA Arena. As in like, pumunta sa box or sa upper box, pinuntahan niya yon. Diba sulit ang mga pinayad ng tao kasi nakita siya ng harap-harapan. Tapos, pumunta din siya sa amin, which is, I'm so happy. Alam niyo, ang gwapo talaga niya. Promise. Alam pala, parang wala siyang pores. Parang naghilamo siya ng baby oil. Ganon. Tsaka kinis. Tapos alam mo yung parang kumikinang talaga yung skin niya. Tawag sa kanila porcelain skin. Pero yung energy niya na binigay, halos 3 hours din. 2 to 3 hours din ang fan meet slash concert niya. Pero talagang hindi pumalya yung energy niya. Sobrang pinigay niya lahat. Kanta, sayaw. And masaya ako kasi may sayaw siya na yung kumikinig-kinig siya. Ang cute kasi nakita ko ng live. Napapanood ko lang yun sa mga video-video. Pero masaya ako na nakita ko yun ng live. And hindi ako nakakuha ng mga souvenir. Hindi ako nabunod. Kasi wala naman talaga akong official ticket. So, ibigay na natin yun sa talagang bumili. Doon naman ako para magtrabaho. Naswerte lang talaga na at least nakita ko siya ng personal. Okay na rin yun. Pero sayang lang talaga yung high touch. Doon talaga. Ang kwento ng iba, kasi in-interview ko sila, so nakaganon lang daw si Park Bogum. Tapos parang dadaan ka, tapos mag-high five ka sa kanya. High five. Park Bogum. Grabe, alam mo kung ako yun, hindi na din ako maghuhugas ng kamay. Pero dahil hindi naman ako naka-high touch, ayan, maghuhugas ako ng kamay. Wala akong karapatan na hindi maghugas ng kamay. Wala akong karapatan na hindi maligo. Okay na rin yon. Yun din siguro ang disadvantage kapag hindi ka talaga bumili. So, binigay ng universe sa akin ang nararapat. Fairness, ang ganda po talaga ng boses niya. And bilang isang Pinoy fan, sabi nga ng kanta mo na by Daniel Padilla, na inaral talaga niya, nasa'yo na ang lahat. Kasi binigay mo para sa aming mga Pinoy fans. Sobrang sulit na mga binayad. So, dahil dyan, God bless talaga sa'yo. More power and sana marami ka pang projects. And we can't wait na mapanood ang encounter sa ABS-CBN and Asian Novela ngayong August na yan. O, diba? Kung makapag-message para naman talagang mababasa to ni mapapanood din ni Park Bogum. Para naman talagang maiintindihan niya ako. At eto, kung sinwerte ako kasi nakapasok ako sa Park Bogum fan meet dahil sa trabaho ko. Ito ang maswerte. Nakapasok din siya dahil siya ang host ng mismong fan meet. Miss Ann Curtis. Ha? Ibigay natin yun sa kanya. Aswerte talaga niya. Cute-cute ni Miss Ann. Halata talaga na kinakabahan siya. Pero talagang go pa rin kasi host siya. Diyos ko, kung ako yun, my God. Hindi lang ako masa-starstruck sa kanya. Mahirapan pa ako mag-English. Kung si Park Bogum nag-effort talaga mag-English, pati ako, mag-effort din ako mag-English. Mag-effort kaming dalawa. In fairness din kay Park Bogum. Ang saya sa pakiramdam na nag-effort siya na mag-English para sa ating mga Pinoy fans. Miss Ann, kudos. Congratulations po sa inyo. Good job din po sa pag-host niyo din po. Maraming salamat guys sa panonood ng aking vlog. Kahit na nalubat ako, pasensya na po. At dahil buong araw po ako nagtrabaho, wala po panahon para mag-charge. Lesson learned, kapag sa fangirling, bawal ang malubat kasi sayang ang mga moments. Pero kahit nalubat, happy pa rin kasi mas na-enjoy mo ang experience kapag walang cellphone na iniintindi. Thank you so much. Sana po ay manood po kayo ng Fanny Avenue. Abangan niyo po yan sa Asian Novela ngayong July po yan. Thank you so much. Kamsahamnida.